Yes po, magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po, ay ang pagpapatuloy po ng kwento ni Christian at pasensya na po kayo nung isang araw pa niya ito na-send. Pero yun nga po, naging abala po ako pero ito na po, babasahin na po natin. Dear Kuya E, magandang araw po sa inyong lahat. Unang-una, marami pong salamat muli sa inyong pagbabasa ng aking email. Alam kong ikaw ay isang kaibigan, kaya mas komportable po akong isulat sa iyo ang aking naramdaman kaysa sabihin o ikwento sa ibang tao. August 17 po, 33rd birthday po ni Kuya James. Lahat po kami ay day off. Gaya ng pinag-usapan, sabay-sabay kaming magdi-dinner sa isang Pinoy restaurant sa Central Mall ng Riyadh. Blowout po ito ni Kuya James. Umaga pa lang para kaming mga bata na sabik na sabik magkasama-sama. Meron nagluto ng arroz caldo, naglaba at sama-samang naglinis ng kanya-kanyang bedroom. Mga 10 a.m. na po ako nagising. Sinulit ko po ang mahabang pahinga at tulog sa gabi. Ang tatlo kong kuya nurses ay maagang nagising. Si Kuya Lito daw po ang nagluto ng masarap na arroz caldo. Si Kuya Kiko naman ang naglinis ng buong sala, dining at kitchen area. Si Kuya James daw po ang naglalaba ng kanyang mga damit. Dahil ako po ang huling nagising, ako raw po ang maglilinis ng pinagkainan ng buong araw at nagtapon ng basura. Okay lang po ang sagot ko. Umpisahan po natin sa birthday boy. Kuya James, masaya siya dahil ang video call daw ay kanyang pamilya nag-video call. Binigay po niya sa amin ang aming mga gifts. Binigay po namin mga gifts kay Kuya James. Ito po ang nakita kong ibinigay ni na Kuya Kiko, medias. Si Kuya Lito, wallet po yata at ako naman po ay isang Nike Sport T-shirt. Nagpasalamat po si Kuya James sa aming tatlo at sabay-sabay kaming kumain ng masarap na arroz caldo. Then, bago po ang aming lunch time ng 1 p.m., mayroon na po kaming lutong kanin at nilagang baka. Kinausap po ako ni Kuya James. Habang naguhugas po ako ng plato, bumulong po sa akin si Kuya James. Christian, pwede ba tayong mag-usap at mayroon lang akong gustong sabihin sa'yo? Opo, sabi ko kay Kuya James. Ano po yun? Yun ang tugon ko. Mamaya na lang, pwede ba sa ating dalawa na lang to? Kuya E, medyo puzzled po ako. Dahil bakit kami lang dalawa at hindi kasama sina Kuya Lito at Kiko? Tuloy-tuloy po ang paghuhugas ko ng aming pinagkainan at nagtapon na rin ako ng basura sa labas. Habang ang tatlong kuya nurses ay nanonood ng TV, panay ang kwentuhan. Mga 11:30 po, pumasok na po ako sa aking bedroom ng ilang sandali pa. Kumakatok si Kuya James. Umasok ka, Kuya James, ang sabi ko. Kuya James, ano po ang gusto niyong pag-usapan? May mga tanong po si Kuya James na kumusta na kayo ni Marie? What about Ali and Boss Archie mo? Okay naman po ang matipid kong sagot kay Kuya James. Kuya E, nasabi ko po sa sarili ko na iiwasan kong mag-share ng love life kahit sa aking tatlong kuya nurses. Wala pang isang saglit ay nagsabi si Kuya James na birthday ko ngayon, Christian. Opo, ang sagot ko. Pwede ba akong mag-request? Ano po yun? Bigla po akong kinabahan sa serious sa napagkakasabi ni Kuya James. Sabi po ni Kuya James, gusto kita, Christian. Ano po ang pagkakabigla kong sagot kay Kuya James? Hindi ko po maintindihan. Inulit po ito ni Kuya James. Gusto kita, Christian. Napalunok po ako ng laway sa pagkakabigla. Lumapit po sa akin si Kuya James at muli pong inulit. Gustong gusto kita, Christian. Kumakabog po ang aking dibdib, Kuya E, sa aking narinig. Alam mo ba, Christian, noong isang araw na nakita kong nilalantakan ni Boss Archie ang pops mo, ay sobrang naging L na L ako sa iyo. Kitang-kita ang mapuputi mong katawan at wala kayong kaalam-alam, L na L ako noong sandaling yun hanggang nagsariling sikap na lang ako para makaraos. Higit sa lahat, dahil hindi soundproof ang walls between our rooms,
Nung may ginagawa kayo ni Ali, madalas kong naririnig ang maingay na langit-ngit ng iyong kama at ang matatamis niyong lambingan ni Ali kung siya ay natutulog sa ating accommodation, pati ang maingay na pagtatalik niyo ni Boss Archie noong nakaraang araw. Christian, L na L ako sayo at gusto ko rin sanang maranasan nito. Alam kong may asawa ako at lalaki ako. Sana maintindihan mo na may pangangailangan din ako. Sana ipa-birthday mo sa akin ang isang pagtatalik na gusto ko. Handa akong maging boyfriend mo dito sa Saudi Arabia. Mamahalin kita at sana ay pagbigyan mo kong ligawan kita. Kung tayong dalawa, walang problema dahil pareho tayong Pinoy at magkasama pa sa accommodation. Kuya E, natutulala po ako sa aking narinig kay Kuya James. Hindi po ako makasagot or hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Muli pong tinanong ni Kuya James, pwede pa tayong dalawa? Kuya E, nag-excuse po ako kay Kuya James at kumuha ng malamig na tubig sa rep. Sumunod po sa akin si Kuya James at nagsabing, pag-isipan mo sana, Christian. Birthday ko ngayon, sana ito ang birthday gift mo sa akin. Bumalik po ako sa aking kwarto at pilit kong pinaprocess ang pinagtapat sa akin ni Kuya James. Naligo po ako para mahimasmasan man lamang at dali-dali akong pumunta sa hospital. Ayoko sa bahay. Gusto kong ibaling ang iniisip ko sa ibang bagay. Nagpunta po ako sa clinical school. Library po ito ng hospital at doon po muna ako nagstay kahit isang oras. Nagtatalo ang isip ko kung kanino ko ito pwedeng sabihin. Kung tatawagan ko si Marie, surely hindi ito ang gusto niyang maririnig. Kung sasabihin ko kay Kuya Kiko at Lito, ba kung anong mangyari o kung ano-anong conflict ang maaaring idulot nito sa aming pagsasama-sama. Kung kay Archie, mas lalong complicated. Surely, hindi ko tatawagan si Ali at baka sugurin pa niya si Kuya James. Dahil ganito po ang ugali ko, tahimik at hindi po ako makwento. Inisip ko kakausapin ko na lang si Kuya James ng masinsinan at ipaliwanag sa kanya na hindi kami talo. Mas gusto kong manatiling may paggalang at parang kapatid at kaibigan lang ang dapat naming maramdaman sa isa't isa. At hindi ko inisip na pwede kaming dalawa bilang mag-boyfriend-boyfriend. Exactly 3 PM po, bumalik ako sa aming accommodation para sa aming pagpunta sa city center. Gusto naming sumakay sa 3:45 PM na bus galing sa hospital papunta ng city center. Masaya po kaming apat na nakaredy, naghihintay ng pagdating ng bus. Medyo maraming passengers na magiging kasabay namin sa 3:45 bus na ito. Sa bus pa lang po, si Kuya Kiko at Lito ang magkatabi at talaga pong inadya ni Kuya James kami ang magkatabi. Kuya E, talaga pong kumakabog po ang aking dibdib sa sandaling yon. Naroon na nagkwekwento si Kuya James na may patapik-tapik pa sa aking hita at paakbay-akbay pa sa aking balikat. Wala pong kaalam-alam ang aking dalawang Kuya Lito at Kiko. Pilit ko pong huwag bigyan ng meaning ang pagakbay, pagtapik sa aking hita, ang ginagawang ito ni Kuya James. Sabi ko ako na lang, ako lang ang nag-iisip ng masama. Dahil nga po kami po ni Kuya James sa magkatabi, bigla pong patagong hinawakan ni Kuya James ang aking kamay at pinisilip-pisil po ito na ng malasot lang paghagod sa aking palad. Nabigla po ako. Bigla ko po itong binitawan. Malayo po ang bus sa city center. Kuya E, muli pong hinawakan ni Kuya James ang aking isang kamay at biglang ipinatong sa kanyang bukol na paps. Nagulat po ako at bigla ko pong inalis ang aking kamay sa kanyang pagkakahawak. Naramdaman ko po ang galit na paps ni Kuya James. Kuya E, para hindi po muling mahawakan ni Kuya James ang aking kamay, lumaban po ako o tumabi naman ako kay Kuya Lito habang sila ay nakaupo sa aming harapan at nagsabing, Kuya Lito at Kuya Kiko, anong bibilin natin pagkatapos ng ating birthday dinner kay Kuya James? Kuya E, pinilit ko pong i-divert ang situation at umiwas po sa pagiging mael ni Kuya James. Pagkatapos ng ilang sandali, nakarating kami sa city center. Sa oras po ng aming pagbaba ng bus, para po akong bata na sumama agad kay Kuya Lito. O san tayo? Ang tugon ni Kuya Kiko. Maaga pa para
sa ating birthday dinner. Anong plano? Si Kuya Kiko po ang nagsabi, doon muna tayo sa bagong sports shop. Tumingin tayo ng shoes at mga school bags. Kuya E, sama na lang po sa Agos kung anong mapag-isipan. After all, gusto kong makaiwas kay Kuya James. Ayaw ko rin pong masira ang aming day off together. Around 5:30 p.m. sa Pinoy Restaurant po, kami nag-birthday dinner nila Kuya James. Masaya at masarap na hapunan po. Halos 3 oras kami sa restaurant na yon. Maraming in-order na food si Kuya James. About 9 p.m, nag-taxi na po kami para bumalik po sa aming accommodation. Bago po kami matulog, nagkayayaan po kaming mag-coffee muna at manood ng late news po sa CNN English Channel. Kuya E, hindi po ako umaalis sa table ni Kuya Lito at Kiko hanggang magkwentuhan muli sa buhay-buhay. Muli pong nagtanong si Kuya Kiko at nagsabi, nakaget over na raw siguro ako kay Ali dahil may Boss Archie naman ako. Halos malakas ko pong sinasabi sa tatlong kuya na yes, yes kami ni Archie, para po marinig ni Kuya James at matauhan. Kuya E, gaya ng sinabi ko, sakay na lang ako sa plan ni Boss Archie. Sige, mag-apply ako ng visiting visa at umaten ng interview sa August 31 at magantay sa result at tignan ang plano. Pinakikiramdaman ko po si Kuya James. Parang hindi po niya nakwento ang pangyayari sa kanyang panonood sa paglantak ng aking pop sa dining area. Kuya E, sinekreto ni Kuya James ito sa akin. Siyempre po, hindi ko naman ito ikikwento sa dalawa ko pang kuya nurses dahil sobrang hiyang-hiya ako sa aking sarili noong araw na yun. Halos midnight po, sige pa rin ang kwentuhan namin at bigla pong nakita namin si Kuya James pala ay nakapaligo na at nakapanjama na. Badya na lahat dapat ay maligo na at oras ng pagtulog. Isa-isa na po kaming nag-good night. Samantalang inaantay po siguro ni Kuya James na ako ay pumasok sa aking kwarto. Nag-good night at nagpasalamat po kami kay Kuya James sa masarap na birthday dinner. Kuya E, halos masayang masaya po si Kuya James at nagsabing salamat din sa inyong tatlo sa pagdiriwang ng aking birthday dito sa Saudi Arabia. Sa amin pong pag-good night, sumunod po sa aking kwarto si Kuya James. Hindi pa raw siya inaantok. Pwede raw ba na makipagkwentuhan sa akin until the last minute ng birthday niya? Para hindi po bastos, sabi ko kay Kuya James, sige po, ano po ba ang gusto niyong mapag-usapan? Nagsalita po si Kuya James, Christian, please, let me know kung pwede na tayong dalawa. Masayang pagsasama at pakikipagkaibigan ay mawawala ang isang minuto mong kamunduhan. Kuya E, sabi ko, Kuya James, magising ka. Hindi sa sandaling kamunduhan tayong dalawa ay magkaibigan. Niyakap po ako ng mahigpit ni Kuya James at umiyak at nagsusori. Ibinalik po ni Kuya James ang aking short at underwear at bigla pong lumabas ng aking kwarto. Diyos ko po Kuya E, kinabahan po ako ng husto sa ganitong kamunduhang tagpo namin ni Kuya James. Dali-dali ko pong inilak ang aking pinto para safe po agad ako at hindi na makabalik pa si Kuya James. Dali-dali po akong nagtungo sa shower room at naligo at pilit na naghihilod ng mabulang sabon para magising ang aking isipan at para mabuting aking katawan sa pagnanasa ni Kuya James. Kuya E, ito na yata ang pinakamasamang bangungot sa aking buhay. Kuya James, bakit pati ako ay gusto mong talunin? Kuya E, naging awkward na po ang environment namin ni Kuya James. Iniiwasan ko po siya. Pinakikiramdaman ko po ang aking dalawang Kuya Lito at Kiko kung mayroon silang close observation sa mga nangyayari sa aming apat. Morning shift ako at ganun din pala si Kuya James. Maasikaso po si Kuya James. Gusto mo ng coffee to make it more civil? Thank you po. Late na po ako. Mauna na po ako. O sige, sabay na. Sabi ni Kuya James, okay, sabay na tayong maglakad. For no apparent reason, I have no reason to say no. Dahil naka-uniform na rin po siya at hindi na nag-prepare ng coffee, nauna po siya sa akin sa pintuan at nagsabi, tara na. Almost 6:30 na lang po ito ng morning para sa morning shift. Obvious po na hindi na ako comfortable sa pag-uusap namin ni Kuya James. The 10 minutes walk distance ng aming accommodation ay ang pinakamahabang lakarin. Dahil po Kuya E,
hindi po maalis-alis sa akin ang situation kagabi nang nagtapat sa akin si Kuya James. Nagtanong po ako kay Kuya James, bakit hindi mo sinabi kina Kuya Lito at Kiko noon na nakita mo si Archie sa kitchen? Sumagot po si Kuya James, ayokong makagalitan kanila. Maaring tuksohin ka lang nila at iba pa ang isipin nila tungkol sa'yo. Nagpasalamat ako kay Kuya James hanggang dumating na kami sa hospital main entrance. We went a different way sa Block A po, ang ICU at sa Block C naman ang ward allocation ni Kuya James. Muli po nagsalita si Kuya James, pwede ba tayo maglaro ng basketball at 4 p.m? Sabi ko, oo. Oo ba? Kuya E, sa ganitong bonding like basketball, I am pretty sure, mas appropriate, mawala ang tukso at tuloy ang pakikipagkaibigan. Sa trabaho naman po, si Boss Archie po, ang clinical in charge. Wala siya sa office work. Ibig sabihin po ay nasa unit po to be our day manager. Si Boss Archie po ang nagbigay ng bed assignment. Assignment, 100% bed number 1 po ako para surely malapit na malapit sa kanya. Medyo busy po ang aking patient number 1. Halos every hour ay nakasupport sa akin si Boss Archie. Tea break and lunch, wala po akong choices. Kung hindi magsabay-sabay kaming dalawa. Magsabay kaming dalawa sa ganitong situation, Kuya E, kahit hindi magsalita, 100% ang marites sa ICU ay dumarami. Dahil nakafocus po ang aking trabaho, ako sa trabaho, all eyes po ako sa pasyente. Wala po akong panahon magkwento o magtanong sa aking co-staff nurses except kung magpapa-double checks ng intravenous medication, injectable medicines, na kailangan po ang witness signature, lalong-lalo na po morphine, midazolam, fentanyl, at tracurium injectables para sa pasyente ko. Mayroon pa sa akin. Very professional naman po si Boss Archie. Kahit lingid sa lahat na kaming dalawa ay may ugnayan. Kuya E, kahit po ni isang tao sa ICU, wala po akong pinagsabihan o pinagkwentuhan about Archie and me. Unang-una po, Kuya E, anything po na personal ko ay completely, personally mine lang. Ang mga Western nurses po, open sila sa ganitong issue. No big deal ang mga LGBTQ+ sa bansang Amerika, UK, Australia, Canada, or European countries. Well, ito po ay galing sa mga kwento ni Boss Archie sa akin. Mabilis po naging duty ng 7 a.m. to 4 p.m. sa pagkatapos po ng aking duty. Nagulat po ako kay Boss Archie. We will go out together. Magpunta tayo sa city center. Tea, shopping at dinner will be great na wala nang plano-plano. Dahil sasama po ako kay Boss Archie, nag-text po ako kay Kuya James saying, pasensya na, biglaan ang date ni Archie. Namin ni Archie, next time na lang tayo maglaro ng basketball. Sorry po Kuya James, this is beyond my control. Almost 5 p.m. na po kami, si Boss Archie, na nag-tea break sa isang tea house. Of course, ano pa ba ang pag-uusapan namin ni Boss Archie? August 31 visa interview, trabaho, feelings sa isa't isa. Dahil hindi po ako makwento, Kuya E, mas gusto ko pong makinig sa mga stories ni Boss Archie. Tinanong ko po si Boss Archie kung ang aming September 2023 schedules ay tapos na. Kahit anong convince ko kay Boss Archie, talagang permanent morning shift lang ako at ipinakita niya sa akin ang August 29, 30 and 31. Day off ako at yung pong September 14 to 21, blank ang rota ko. Inexplain po sa akin ni Boss Archie ang pag-attend ng aming visa interview. Sabi ko, bakit naman? 3 days, 29, 30 and 31. Sumagot po si Boss Archie na we are visiting other areas. Banding daw namin yun. What about September 14 to 21, 2023? 100% daw po siya na magkakaroon ako ng visiting visa. Pinaliwanag din po sa akin ni Boss Archie ang possible flights to choose. Riyadh, Quebec, Canada. Kuya E, plakado ng plano ni Boss Archie. Marami pong mga feedback stories si Boss Archie. Concentrated siya sa aming mga romansa, paglandak sa aking paps at higit sa lahat ang kanyang kaligayahan sa pagpasok sa lagusan. Kuya E, very clear po, sabi ni Boss Archie, 100% bottom lang siya. Huwag daw po ako mag-expect na papasok na lagusan sa akin. Yes, gay na gay siya. But he said, I am purely bottom dahil babae ang feelings ko. Gusto daw niya na nakakross-dress siya. Kung privado sa kanyang kondo
ang aming pagtatalik. Binanggit pa po ni Boss Archie, marami daw siyang mga fetish clothing. Sanay daw siya sa Canada na mag-crossdress. Tumango lang ako at nakikinig sa lahat ng kwento ni Boss Archie. Sa shopping mall, Kuya E, tinanong po ako kung anong gusto kong bilhin para po akong bayarang boyfriend na pinamimili ng isang bading para maging boyfriend. Personally po, tinanong ako ni Boss Archie. Sabi ko po, basketball jersey po ang gusto ko. Short at sando, jersey terno. Ang sinabi ko kay Boss Archie, to make the shopping easier, pinili ko po ang gusto kong kulay at size na sakto sa akin. Sabi ni Boss Archie, why not buy a basketball shoes as well? Plus 3 pieces po ng basketball socks, pati po elbow and knee cups. Ay bonus pang binili ni Boss Archie. Tinanong ko po si Boss Archie, what about you? Do you need anything? So pumunta po kami sa jeans section at t-shirt section. Pumili po ng isang branded maong jeans at Ralph Lauren t-shirt po si Boss Archie. Tuloy-tuloy po ang aming free shopping time until almost 7 dinner time na. Dahil meron pong prayer time between 6:30 to 7:15 sa mga Muslim, all shops, restaurants, and offices are closed to observe Muslim prayer. Saan mo gustong kumain? Sabi ko po kay Boss Archie. Gusto ko ng Mexican food, which is nasa tapat na lang namin. I can feel masarap ang Mexican food like burritos and spicy little chips. Sounds good choices daw. Pagkatapos po ng last prayer time, sa Mexican restaurant po kami nag-dinner ni Boss Archie. Almost 9 p.m. na kaming natapos mag-dinner. Sabi ni Archie, sa kondo ka na lang matulog. Dahil nga iniiwasan ko po si Kuya James, this is the best time and good decision na kami na lang ni Archie na magkasama. Pagdating po namin sa kondo ni Archie, initial kissing, hugs and etc. ang gusto ni Archie. Sabi po ni Archie, sabay daw kaming maligo. At Kuya E, umayon lang ako kay Archie sa anumang gusto niya mangyari sa gabing yun. Sabi po ni Archie, gusto daw niyang mag-ipon ng warm water sa bathtub para daw relaxing. Mga ilang minutes po, the bathtub is ready with bubble bath. Naging mapaubaya po ako kay Archie. Habang hinuhubaran po ako ng t-shirt, jeans, socks, and boxer short ay dahan-dahan inalis ni Archie ang aking mga saplot. Puro halik, halos papak ni Archie ang buong katawan. Kapwa na po kaming walang saplot nang kami ay magbabad sa bathtub. Very warm po ang tubig, relaxing at pure bubble soap po. Magkayakap, halikan at hawak po ni Boss ang aking galit na paps. Kuya E, expressive po si Archie na gustong gusto niya raw ang lips ko at sobrang makinis at masculine built ng aking katawan. Para po akong batang pinapaliguan ni Boss Archie at inahagod po lahat ng parts of my body. Napapikit po ako sa bawat haplos ni Archie. Siyempre, gusto ko rin pong gawin kay Archie. Naplos-haplos ko rin ang kanyang buong katawan gamit ang scrub towel. Halos 30 minutes po kaming nagbababad sa bathtub hanggang mag-shower po kami ng sabay. Nauna pong matapos maligo si Boss Archie at binulungan po ako na give him 30 minutes to prepare. Tumango lang po ako at sabi ko, okay. Pagkatapos po ng 30 minutes, lumabas po ako ng bathroom at nakatapis lang ako ng towel. Nagulat po ako, Kuya E. Naka-cross-dress na naman si Archie. This time po, naka-mint green na nighty po si Archie. Parang sobrang nipis at babaeng-babae ang kanyang itsura. Naka-blonde wig at may makeup pa. Kuya E, babaeng-babae po talaga si Boss Archie ng gabing yon. Nagpaubaya po ako sa buong magdamag kay Boss Archie. Halikan, mahigpit na yakap, napakagaling pong lumantak ng paps ni Boss Archie. At muli po, Kuya E, gustong-gusto po ni Archie na angkinin ko siya sa pagpasok ng aking paps sa lagusan. This time po, patihaya po ang posisyon habang bumubulusok po ang aking bulkan sa lagusan ni Archie. Siya naman ay lumabas ang malapot na gata sa palad ko. Sobrang yakap po ni Archie sa akin pagkatapos noon. Sa aking kagaguhan, yung pong gata ni Archie sa aking palad ay ipinakain ko po sa kanya at yung iba ay pinahay ko po sa kanyang muka. Sobrang natatawa po si Archie sa aking kagaguhan na may konting pagkabastos. Panay po ang bulong ng I love you ni Archie sa aking tainga. Basta po, niyakap ko lang po ng mahigpit si Boss Archie.
Nagpahinga at naidlip po ako na nakapatong kay Archie bago kami muling nag-shower ng gabing yon. Nakatulog po kami na walang saplot at magkayakap buong magdamag. Almost 5 a.m. na yata ako nang magising. 7 a.m. pa ang aming pasok. Gusto kong mag-coffee. Okay lang sa akin magising na ng 5 a.m. Si Boss Archie po ay tulog pa. Ang amin pong damit ay nagkalat sa bedroom hanggang isa-isa ko pong pinulot at nilagay sa sofa chair. Nag-copy po ako mag-isa at i-check ko po yung sa aking cellphone. Marami pong message from nanay, ate, Marie at aking tatlong kuya nurses. At the one message ni Kuya James na hashtag inggitmatch. Basta po wala po akong sinagot sa mga text messages. Bumalik po sa bed kay Archie. Mahiga pa ng konti kahit 30 minutes. Nakayaka po si Archie sa akin at ang kanyang kamay po muling nakahawak sa aking paps. Nilaro-laro niya ito at itang ito po ay naging troso na nilantakan po muli ni Boss Archie. Inawat ko si Archie at sabing, come on, let's have a shower together dahil papasok pa tayo ng 7 a.m. Pareho na po kaming walang saplot, nag-shower together na may halikan, yakapan at pati po pag-dry ng aking buong katawan. Gusto po ni Boss Archie na gawin ito. Nag-quick copy po si Boss Archie at sabay na po kaming pumasok sa hospital. Nasa office po si Boss Archie at ako naman po ay nagpatuloy ng morning shift. Dama ko po ang pagod sa trabaho pagkatapos ng aming magdamag na pagkakasama ni Boss Archie. Tinanong po ako ni Boss Archie kung anong plano ko after work. Sabi ko, I want to rest and sleep well. Sabi po ni Boss Archie, siguradong after 5 p.m. na siya matatapos sa kanyang office work dahil may late meeting pa siya sa mga departmental heads ng hospital. Nagsabi po ako kay Archie na text messaging na lang kami if we have time. Kuya E, pag-uwi ko po ng 4:30 p.m, may note po akong natanggap kay Kuya James. Puro po hashtags, inggitmatch, sana all, ako naman sana. Surely po galing ito kay Kuya James. Natawa lang po ako nang nag-shower ako kaagad at natulog po ng kahit 2 oras dahil sa sobrang pagod po sa ginawa namin ni Boss Archie kagabi at 9 hours work sa ICU. Late shift po ang aking tatlong kuya nurses. Basta po ako gusto kong magpahinga and the rest will be later on. Thank you Kuya E. I am hoping you had a good short break. No big deal po kung kailan mo ilalagay sa YT ang diary story ko. Ingat po palagi at maraming salamat at kumusta po sa lahat ng avid followers. God bless po, okay? Maraming salamat sa iyo Christian sa pag-intindi at syempre sa patuloy mong pag-share ng iyong story, no? Parang sabi nga natin ako yung iyong open diary. Pero okay yan, masaya yan kasi may na-upload ako. 'Di ba? Inaabangan ko yung mga sulat, kahit sino naman ay welcome dito, kahit anong kwento, no? Kaya muli, abangan po natin ang pagpapatuloy po ng kwento ni Christian at maraming salamat po sa patuloy po na pagsubaybay ninyo dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.